Masayang nagtipon ang mga Adventistang kababaihan sa buong Batangas sa fellowship na kanilang idinaos sa Bugtong, Lipa City. Ang kanilang pagsasama sa naturang area-wide fellowship ay nagdulot ng mas matibay na relasyon at pagkakaisa sa kanilang pagsamba at mga paglilingkod. Ang kanilang programa doon nasa balitang may pag-asa ni Theresa May Faina. Nagsama-sama ang mga kababaihan ng Batangas sa ginanap na Batangas-wide Women's Sabbath sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Bakas ang ngiti ng halos 500 mga kababaihan ang kasiyahan ng pagkakaroon ng isang espesyal na sabat na natatangi para sa kanila. Napuno ng awitan at lektura ang programa na may tema Called by God sa pangungunan ng Batangas-wide Women's President, Sister Imelda Beltran. Women in good shape, yan po ang aming tema ngayong oras na ito sa aming pagsama-sama bilang mga kababaihan ng Batangas area upang ang mga kababaihan sa lugar na ito ay lalo pang lumago at magningning ang kanilang mga pananampalataya at matuto sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon dito sa lugar na ito. For the first time ho, kami ho ay super excited, overwhelmed kami sa kasiyahan sapagkat ngayon lang ho kami nagkaroon ng pagkakataon na kami makalabas sa mga iglesia na kami po ay in group. Naging kapakipakinabang ang mga lekturang ibinahagi ni na Sister Chanel Florence Ann Pedrosa na may paksang Safety First, SCLC Women's Department Director Sister Esther F. Adriquila sa paksang Marks of Spiritual Mature Christians at the Art of Friendship at SSD Assistant to the President for Adventist Possibilities Ministries, Dr. Irelene C. Gabin sa paksang Called by God at Entrepreneurship. Ako'y nagpapasalamat na ang ating mga kababaihan, especially dito sa probinsya ng Batangas, ay talagang on the go. Very zealous sa gawain ng ating Panginoon. Ang mensahe ko para sa kanila ay dagdagan pa ang kanilang connection sa ating Panginoon dahil alam naman natin na ang foundation ng ating personal experience ay ang marugdob at ang malapit na ugnayan sa ating Panginoon. At saka lahat ng mga babae binigyan ng Panginoon ng spiritual gifts. So, yung mga spiritual gifts gagamitin natin para sa ikasisiglapan ang gawain at patuloy kayong maging marami kasing mga distraction na pwedeng gawin ang kaaway. Pero manatili kayo sa Panginoon, stay focused sa ating pong mission at magsama-sama tayo na ang gawain ng Panginoon at ang kanyang mabuting balita ay maipahayag natin sa iba't ibang mga tao na ating nakakasalamuha. At alam ko maraming mga tao ang madadala sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng inyong commitment at sa paggamit ng mga spiritual gifts. Congratulations sa lahat ng ating mga kababaihan. Natapos ang programa sa pamamagitan ng commitment service kung saan naramdaman ng mga kababaihan ang responsibilidad ng bawat individual sa panawagan ng Panginoon para sa malawakang gawain. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahan, nakatago sa puso ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at papayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Pedro 3:3-4. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Theresa May Faina, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.